dito nga sa The Story of Yanshi Palace ay makikita natin kung paano yung binabalak lamang sana yung paghihiganti para sa kanyang kapatid ay mauuwi sa isang pagmamahal. Ngayon ay nasa huling linggo na tayo ng The Story of Yanshi Palace, kung saan kahit pa ulit-ulit na natin napanood to before with the English sub, lahat tayo ay nakaabang pa rin dito sa time na nagtugtungan dito at magkaroon ng Tagalog dub pa rin. Siyempre, masarap pa rin panoorin siya ng Tagalog, diba guys? So, konting patrobak lang to sa mga naging kaganapan dito sa palasyo before. Ang mga naging history ni Fu Feng at ni Ying Lu. Kung paanong simula sa isang taga-silbi ay umangat ang estado sa buhay ni Ying Lu dito sa palasyo. Nagkaroon siya ng seguridad dito sa Forbidden City, ngunit ang naging kapalit nito ay ang tuluyan nilang paglalayo ng landas ng minamahal niyang si Fu Feng. At habang nalalapit na tayo sa pagwawakas ay nakikita natin na ang mga iba-ibang karakter nito ay naglalabasan naman talaga ang kanilang mga tunay na kulay. Kabilang na dyan, itong prinsipe na ito, na talaga namang pinagkakatiwalaan ng mahal na emperor. Hindi niya aakalain na isa to sa nakatakotang mag-traitor sa kanya. Bakit ganun guys? Kahit paulit-ulit na natin napanood to, hindi nawawala ang excitement natin. Ano bang mayroong magic itong The Story of Yanshi Palace na parang tila ba talagang hindi tayo makamove on sa story nito? Dahil basta masakit ang magiging ending nito, alam na natin lahat. Katulad nga nitong eksena sa barko na to na magtatagumpay nga ba ang taksil na prinsipe sa kanilang masamang binabalak? Well, sa mga nakanood na ng story ang to, alam nyo guys kung anong mangyayari. So, hindi tayo mag-i-spoil. So, panoorin nyo na lang ang magiging huling linggo na kapanapanabik ng mga eksena. Anong nararamdaman nyo na malapit ang matapos in Tagalog dub ang The Story of Yanshi Palace? Umaasa pa rin ba kayo na hanggang sa huli matutuloy ang naudlot na pagmamahala ni Mulu, ni Fuhin? Pero syempre dahil sa mamamatay nga si Fuhin dito sa isang sakit, marami siyang na-survive ng mga laban, ngunit sa isang sakit lamang pala siya bibigay. Ngunit ang pagkakasakit niyang yun ay dulot nga ng pagkuha niya ng lunas para sa naging sakit dito ni Ying Lu. At sana kung may kasunod na buhay ay maging sila na doon. At panoorin natin ang magiging final week nito. Thank you for watching guys! Pa-subscribe sa ating YouTube channel!